Magandang buhay mga kasimbahay. Bagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Tinuruan ako ng aking ama kung paano gumawa ng pamatok. Sinusukat namin ang kahoy na galing sa ugat ng malaking puno sa hugis ng leeg ng aming kalabaw. Binabawasan ang bahagi ng kahoy na masikip sa leeg ng kalabaw hanggang maging kasukat ito at maging komportable ang hayop. Kung hindi kasukat ang pamatok, masasaktan ang kalabaw at hindi makalalakad ng mabuti. Pamatok ang batas para sa mga Israelita at ang pagsunod nito ay parang pagpasa ng pamatok. Ngunit, napakabigat ng pamatok at hindi kasukat sa buhay ng mga tao dahil sa interpretasyon ng mga eskriba at mga pariseyo. 10 lang ang utos ng Diyos, ngunit pinarami nila ito at naging 613 na mga kautusan. Hindi lang naging mabigat, kundi maging komplikado pa ang mga batas. Kaya inialok ni Jesus ang kanyang pamatok na utos, "Mahalin ang inyong kapwa gaya ng pagmamahal ko sa inyo," dahil dito hindi mabigat ang pagsunod sa utos. Pagsasagawa. Kahit magaan lang ang ating ginagawa, kung hindi ito ginagawa ng may pag-ibig, nagiging mabigat ito. Hindi tayo binibigyan ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Ano ba ang pamatok mo sa buhay?